Yo, kamusta mga kaibigan? Ako nga pala si Lamanloob TV. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa makasaysayang armas o bagay. Pero bago muna tayo magsimula, at kung mahilig ka sa mga videos ng kaalaman, ay huwag ka na mahiyang mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para updated ka sa mga kaalaman at karunungan. Simulan na natin. Isa ka ba sa mga batang 70s, 80s o 90s? Sigurado ay isa ka din sa mga batang nag-enjoy na laruin to. Yung tipong paligsahan pa kayo ng mga kalaro nyo kung gaano kalayo ang mararating ng bato o balang nilalagay nyo dito. At di na tayo magpapaligoy-ligoy pa. At syempre yan ang kilala nating tiradol kung tawagin dito sa amin. O kilala naman sa tawag na slingshot sa salitang Ingles. Ang slingshot o tiradol ay isa sa kilalang gamit o armas na popular at makikita sa iba't ibang parte ng mundo. Ang tiradol ay kilala din sa tawag na catapult o ang ibig sabihin ay sling, pitcher, at propeller. Ang catapult ay isang malaking bagay o armas na nahahawig din sa tiradol. Ito ay ginagamit din bilang armas ng mga Greeks at Romans noong unang panahon. Ang nagsisilbing bala ng catapult ay malalaking bato o mga pasabog laban sa mga kalaban. At mabalik ulit tayo sa ating topic. Ang tradisyonal na tiradol ay pamilyar o kilala sa itsura na may frame na kahoy at hugis letter Y na tinatalian ng dalawang malapad na goma sa magkabilang tangkay. At ang mga goma na to ang nagsisilbing magbabato o dito din ang gagaling ang puwersa kung gaano kalayo ang mararating ng bala na depende sa lakas ng pagkakahatak. Sa dulo naman ng dalawang goma ay may nakakabit na packet o nagsisilbing lagayan ng bala, kung saan ay hinahawakan ng isang kamay bago i-release ang puwersa ng pagbato. Sinasabi ngang slingshot o tiradol na kilala natin ay nagmula sa Russia, dahil dito daw naimbento ang mga naunang uri ng tiradol. Kilala ang tiradol sa tawag na rogatka sa Russia at sinasabing nanggaling sa salitang rog o nangangahulugang horn o sungay. Sinasabi din na naimbento ang mas maliit na version nito mula sa orihinal na malaking itsura na ginagamit bilang armas, at dito ay tinatawag nila ito sa Russia na rogatina. Gaano nga ba kadelikado ito? Sinasabi ding ang tiradol ay isang lethal weapon o nakamamatay na armas, at kayang-kaya nitong mapuruhan ng tatamaan kahit na nasa malayong distansya. Sinasabing accurate din talaga tumama ang tiradol, lalo't eksperto talaga ang gagamit nito. Kayang-kaya din tumama nito mula 10 hanggang 30 metro na distansya ayon sa mga eksperto. Alam mo ba ang isa sa highest na record ng power shot nito? Ang isa sa pinakamataas na record ng slingshot o tiradol ay 148 joules. Ang joules ay ang unit ng enerhiya sa International System of Units, kung saan ito ay katumbas ng enerhiya na ginagawa at inililipat sa isang object o bagay. Ginagawa at sinusubukan nila ang test na to sa pamamagitan ng pagkuha ng bilis, distansya, at puwersa na nanggagaling sa tiradol. At gumagamit din sila ng device na kung tawagin ay shooting chronibeta chronograph. Ang device na ito ay ginagamit upang masukat ang speed o bilis at distansya gaya ng bullets o bala, shotgun, airgun, pellets, paintball, tiradol o slingshot, at iba pa. Panoorin natin ang test video. Yes! Schleudern wir dazu, oder? At yun nga, makikita sa test video na gumamit siya ng lead o isang heavy metal na chemical element bilang bala. At gamit ang shooting chronibeta chronograph ay nasukat nila ang puwersa, distansya at bilis na 68.43 meter per second o katumbas ng 148 joules. Malaki ang naging impluensya ng gamit na ito sa ating mga Pilipino, dahil mismo ang mga ninuno nating Aita ay gumamit nito bilang armas,
laban sa mga hayop o ibang mga tao na pwedeng manakit sa kanila. Ginagamit din nila ito bilang panghanap o panghuli ng mga hayop o makakain sa kagubatan, gaya ng mga wild pigs o baboy ramo at iba pang mga ligaw na hayop. Nagsisilbi ding bala nila dito ay ang matutulis na metal at kahoy para mas maging epektibo at mabilis ang pagpatay ng target na hayop. Alam niyo din ba na may magkasintahan ang naging trip ang paniniradol? Sa isang lugar sa Manila ay may ganitong pangyayari kung saan ang mga nakikita nilang dumadaan ay tinitira nila gamit ang bala na mula sa makapal at siksik na binilog na papel. Siyempre kung iisipin mo nga ay papel lang ito. Pero kung ito ay siksik at manggagaling sa goma at puwersa ay talagang iindahin mo din. At paalala lang, ingat lang din kaibigan. Dahil din sa ganitong pangyayari, ay pwede kang mabigyan ng karampatang kaparusahan. Dahil kung ang nabiktima mo ay nagtamo ng slight physical injury, ay pwede kang makulong ng 1 hanggang 30 araw na kaparusahan dahil dito. Noong panahon ng World War I, ay marami ang nadevelop at nagawang mga bagay na ginagamit na armas o panlaban sa mga kalaban. Gaya ng poison gas, mga tangke, malalaking pasabog, eroplanong pandigma, at iba pa. Pero alam nyo ba na ang kakaibang armas o unique weapon na ginamit nila noong panahon ng gyera ay ang giant slingshot o tiradol? Dahil ang artillery o malalaking pasabog ay mabibigat at pahirapan din ang mabilis na pag-transport sa mismong lugar ng labanan, kaya naisipan nila gumawa ng malalaking tiradol. Ang sukat nito ay halos kasing laki din ng tao at dito nila nilalagay bilang bala ang maliliit na bomba o pasabog para direktang maibato ng malayo sa mga kalaban. Sinasabi ding isa ito sa ginamit na primary military weapon ng mga guerrilla forces sa kadahilan ng isa ito sa mga armas na madali nilang nagagawa at nagagamit. Gaya din ng mga guerrilla groups, kasama din ang Irish Republic Army sa mga gumamit ng tiradol bilang armas. At noong 2003 invasion of Iraq, si Saddam Hussein ay nag-release ng propaganda video kung saan ay dinedemonstrate nila ang paggamit ng tiradol o slingshot bilang armas laban sa mga sasalakaying grupo o kalaban. Panoorin natin ang video. At marahil isa din ito sa naging laman ng ilang buwan na balita noong maganap ang Battle of Marawi, May 23, 2017 hanggang October 23, 2017 na naganap sa Marawi, Lanao del Sur at tumagal ng 5 buwan na labanan sa pagitan ng mga sundalo ng Philippine Army o Elite Scout Rangers laban sa grupo ng teroristang Maute at Abu Sayyaf. Sa tagal ng labanan na ito ay halos naubos na din ang resources o mga armas na panlaban ng ating mga sundalo. At para na din maging mapamaraan ay naisip nilang gumamit ng mga tiradol at dito ay ginawa nilang improvised na bala ang mga natitirang pasabog o granada para makasurvive sa nangyaring engkwentro at labanan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Uulitin ko lang kaibigan na huwag ka nang mahiyang mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell. At syempre, mag-like, comment at share mo na din ang video. Kita-kits ulit sa next video. Maraming salamat mga kaibigan.